Panginoon ay purihin, malala ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinurog nito sa kanilulo ng lahat ng abutan at tinatapakan ng matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng sampung sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng tatlo. Ibig ko ring malamang ang kahulugan ng mata nito at ang bibig na pawang kapalaluan ng sinasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin
nakita kong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila'y mayroong isang isisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. Tatlong hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay ipailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan, ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang magahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Diyos bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga banal at mabababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo ho, kahapon, last first Friday of the month, kaya mula alas 4 ng umaga misa hanggang alas 8 ng gabi, punong-puno ho ang loob at labas ng Quiapo. Dahil last first Friday, debosyon sa Poong Nazareno. Pero huwag nating kalilimutan, ang first Saturday, lalo na, ay siguradong pinakahahalagahan at pinakamamahal din ng Poong Nazareno. Dahil ito ay araw ng debosyon para sa kanyang ina. Every first Saturday, we also remember and celebrate our devotion to Mama Mary. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, makikita natin sa gilid, dahil nagnonobina na tayo sa karangalan ng Immaculada Concepcion, for the last first Saturday of the year, palakpakan natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. No? Huwag nating kalilimutan, mahal na mahal ni Jesus ang kanyang ina. Pinahahalagahan ni Jesus ang kanyang ina. Kaya bago siya namatay, yun ang kanyang nasa isipan. Isa sa mga huling pitong wika ni Jesus ay tungkol at para sa kanyang ina. Alagaan niyo ang nanay ko at nanay ko na ang bahala sa inyo. Si Maria ay halimbawa, larawan ng pagsunod sa Panginoon. Kaya yun din ang kanyang naging kapalit. Lagi ko sinasabi ito, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Kaya marahil yun ang huling wika ni Jesus, alagaan, ingatan ninyo ang aking ina. Kayo nang bahala sa kanya. Huwag sana nating panghinayangan ng araw na haharap tayo sa Diyos at wala tayong maikukwento sa kanya tungkol sa ginawa natin sa kanyang ina. Kung paano rin natin pinahalagahan ang kanyang nanay sa lupa nung tayo'y nabubuhay pa. Sa ating unang pagbasa, ikinuwento ang kahulugan ng pangitain ni Propeta Daniel. Merong 4 na haring lilitaw, pero lahat ng hari na ito may hangganan, may limitasyon, at sa huli, darating ang tunay at walang hanggan. Sana dumating yung araw na wala tayong pagsisisihan at panghihinayangan sa mga pinili natin nung tayo'y nabubuhay. Baka pagharap natin sa Diyos, huwag sanang dumating ang punto na sayang kung alam ko lang, dapat pala. At si Maria, nung siya ay dinalaw ng anghel, walang sakana. Ang kay Maria, narito. Narito ako ngayon, alipin ng aking Panginoon. Maganap ang sinabi mo. Kaya sa ating ebanghelyo, ipinapaalala sa atin, lagi tayong maging handa. Yan ang isa sa mga bukang bibig ng mga magulang, lalo na ng ating mga nanay. Ano yung isa sa mga pinakaiinisan nilang ugali ng mga anak? Lahat naman tayo dito ay naging anak.
Ano sa tingin mo yung isa sa mga kinaiinisan sa iyo? Pag inuutusan ka, anong paboritong sagot ng mga anak? Mamaya na. Mamaya na. Kumain na. Mamaya na. Ayusin niyo yung pinaghigaan ninyo. Mamaya na. Maligo na kayo. Mamaya na. Mamaya na. Hanggang sa wala na. Kaya ang sabi ng ating ebanghelyo ngayon, lagi kayong maging handa. Sapagkat hindi natin alam kung kailang darating ang anak ng tao. Kaya pag tinawag ka ngayong magpatawad, magmahal, maglingkod, tumulong, magmalasakit, maawa, magsabi ng totoo, huwag kang masanay sa mamaya na. Baka abutan ka ng tapos na, ng wala na. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong huling unang Sabado, para kay Maria, makiusap tayo sa kanya na alagaan niya rin tayo katulad ng pag-aalaga niya sa kanyang anak na si Jesus. Araw-araw, hindi bukas pa at hindi mamaya na ang pagmamahal niya para sa kanyang anak. Sana tayo rin araw-araw matutunan nating ibigay ng buong buo at ng totoo ang ating yes sa bawat pagtawag ng Diyos sa atin. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway, huwag magkulang ng paalalahanan ang mga sumasampalataya sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may panalangin at paggawa ng kabutihan, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway madama ang pagpapagaling ng presensya ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumaon, naway matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay, manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Patuloy nating ipanalangin ang kapayapaan sa ating bahay, sa ating bansa at sa buong mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga may sakit at nag-aalaga sa kanila, ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, bigyan mo po kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay
nang may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain siya mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, takapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kasama ni Maria araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. The Lord, the Lord.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.